Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ako si Ginoong Arman E. Heraldo, guro sa Pilipino. Ang ating paksang tatalakayin ay isang alamat, ang pinagmula ng Marinduque. Bago natin talakayin ang ating paksa, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na ibibigay ang kahulugan ng matatalinghagang pahayag sa laman, nakabubuod ng paksang tinalakay, nakapagbibigay hinuwa sa kalagayang pantao na dapat angkinin ng bawat individual, to foster harmonious relationship in the community through mutual respect of human dignity and belief, and protection of individual human rights. Alam mo na ba kung ano ang kwento ng alamat na ating tatalakayin? Kung hindi pa, ating panoorin ang kwento kung saan nga ba nagmula ang Marinduque. Ang pinagmulan ng Marinduque. Sa isang lugar ng Batangan o mas kilala ngayon na Batangas, ay kilala si Datu Batumbakal bilang isang mayaman at makapangyarihang pinuno. Siya ay may kaisa-isang anak na si Mutya Marin. Ang dalaga ay nagtataglay ng kagandahan, kaya't marami ang mga naging tagahanga nito. Kabilang narito sina Datu Bagal, Datu Sagwil at Datu Kawili, na parehong may dugong maharlika. Habang si Garduque naman, na isang mga awit at tagahabi ng tula lamang. Ang tatlong dato ay malayang nakapag-aalay ng pag-ibig kay Marin. Habang si Garduque naman, ay pinagbawalan ni Datu Batumbakal na makipagkita sa anak. Isang araw, nahuli ni Datu Batumbakal si Garduque na pumasok ng kaharian upang bumigkas ng tula para sa dalaga. Galit na galit ang hari at nagtalo sila ng kanyang anak, habang si Garduque naman ay umalis ng malungkot. Mahabang panahon ang lumipas at hindi na nagtutungo si Garduque sa palasyo. Buhat ng matinding pag-ibig ni Marin, ay tumakas ito upang hanapin ang binata. Napadpad siya sa isang mapahamak na ilog at muntik na siyang silain ng mga mababangis na buwaya. Buti na lang ay nailigtas siya ni Garduque. Bakit ka nangahasmang libot sa kagubatan? Di mo ba alam na ikaw ay kagigiliwan ng lumong sa punso? Kung magkagayo, hindi ka man makakabalik sa palasyo. Ewan ko ba, hindi ako mapalagay kung hindi kita makita. Simula nang hindi mo ako sinipot, kay dali mong makalimot. May babala ang iyong ama sa akin. Kung talagang tapat ka sa akin, kung tunay ang iyong pagmamahal, hahamakin ang lahat, kahit kamatay ay iyong susuungin kung dahil sa akin. Marin, tunay nga bang ako iyong minamahal? Ako'y isang dukha. Si Datu Bagal ay mayaman. Si Datu Sagwil ay makapangyarihan. Si Datu Kawili ay marahas. Bakit ako ang pag-uukulan ng iyong kalinga? Ang puso ko ay iyong sinusugatan. Sundin mo ang iyong mahal na ama. Ang Datu ay ayaw sa akin. Ang wala man lang iyong mapapala sa isang mga awit na tulad ko. Maaari ka bang pakainin lamang ng aking mga tula? Hindi ang pagkain lamang ang nakabubuhay sa tao. Banal ang iyong kaluluwa. Nalalaman mo bang ang pakikipagkita mong ito sa aki pinagbabawal ng Datu?
Oo. Isinusumpa ko, kita'y mamahalin hanggang langit. Pagmamahalan tayo hanggat may daigdig. Magsadya ka mamayang gabi sa palasyo. Sa halaman ng dati nating tagpuan, meron akong ipagtatapat. Nalaman ng kanyang ama ang lihim na pakikipagtagpo ni Marin kay Carduque. Kaya naman, dahil sa galit nito, ay ipinag-utos na ipakulong ang dalaga sa tore at papugutan ng ulo si Carduque. Nang gabi ng kanilang pinag-usapang pagkikita, ay tumakas si Marin gamit ang damit na pinagtagpi mula sa tore. Giliw, bukas ay pupugutan ka. Ako'y nakahanda. Pumapayag ka ba? Hindi maari. Tayo ay magtanan habang may panahon. San tayo tutungo? Tayo'y tatakas. Doon sa walang amang makapanghihimasok sa pag-ibig ng anak. Nagtanan ang dalawang magkasintahan. Tuluyan ang iniwan ni Marin ang kanyang ama. Kinaumagahan, nang malaman ng hari, ipinag-utos sa lahat na habulin ang mga ito. Ngunit, binuo ng magkasintahan ang kanilang sarili na sila'y di pabibihag ng buhay. Kaya sinasabi na mangyari ang dapat na mangyari. Bilang pagmamatigas ng binata, ay pinagkaisahan nilang magpatihulog sa karagatan. Pinagtali nila ang kanilang dalawang kamay ng matibay na lubid at ikinabit sa mabigat na bato upang sila'y tuluyang malaglag sa karagatan. Hindi na matagpuan ang magkasintahan para manding bulang hinigop ng buhawi. Kinaumagahan, anong pagtataka ng mga nagsihanap nang makita ang isang malaking pulo sa dakong tinalunan ng magsinggiliw. Mula noon ay pinangalanan ang pulo na Marinduque, galing sa mga pangalan ni Marin at Carduque. Narito ang mga gawain na inyong sasagutin sa BLMS. Para sa gawain 1, bigyang kahulugan ang mga salitang mayroong natatagong kahulugan. Piliin sa loob ng kahon ang kahulugan ng salitang may diin sa pangungusap. Ilagay sa linya ang titik ng may tamang sagot. Para naman sa ikalawang gawain, sasagutin lamang ninyo ang mga sumusunod na mga tanong. Ikatlong gawain, kumpletuhin ang story diagram sa ibaba upang maibigay ang buod ng akdang binasa. Para naman sa ikaapat na gawain, basahin sa inyong module ang isa sa Code of Conduct ng SMPC na tungkol sa fair treatment at diversity. Sagutin ang tanong na aking inihanda.